mahusay ang batang ito, sapagkat balang araw, siya ay magiging marangal at mabuting tao. Maraming salamat po, Padre Rubin Nicolase. Salamat, Kumpadre Pedro. Umamin ka! Wala akong nalalaman! Paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit dito, ay lapit pa rin siya ng lapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina. Lumipad siya ng lumipad, palapit ng palapit, kaya nagliyab ang kanyang pakpak at tuluyan siyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng batang gamugamo? Dapat ay lumayo siya sa apoy na hindi magbuwis ang kanyang buhay. Pagbalain ka na o ng Diyos sa iyong mga hangarin. Tara na, Pepe. Mauli na tayo sa biyahe. Pepe! Mag-iingat ka. Solo razón.
España Superior. Entonces, ¿por qué España ha pedido parte de Colonia al nativo que bajo? ¡Presidente! ¡Mutante! ¿Kamusta ka? Lumapit ka. Heto, habang lumalapit ka, ay bumubuti ang aking pakiramdam. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan, ay parang ilang taon na rin ang nakatipas. Pahalik-lapit ka. Baka makita tayo ni tatay. Ano naman ang makikita nila? Pagpinsan? Nagmamahalan? Sige ka. Kapag hindi mo ako hinalikan, baka hindi na ako bumalik. Yeah. May sinasabi ka, Tabiel? Niminsan pa, hindi sumagi sa isipan nung magpatay! Nagpunta ako sa Europa. Iwan mo, senior, para sa profesyon mo. Ano bang mas matimbang? Ang profesyon mo o ang pag-ibig? Ano sa tingin mo, Tabiel? Nagpunta ka sa ibang bansa. Anong ginawa mo doon? May sapat bang pera ang pamilya mo para papuntahin ka roon? Sumali ka sa isang lihim na organisasyon. Nagsasanay ka ba sa sasabihin mo sa korte, Tabiel? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa'yo. Pupunta ka sa Europa upang mag-aral ng medisina. Kuya naman, maiwan ako rito upang maghanap ng mamamahala. Kuya, bakit ako pupunta doon? Bakit nilang iba ang pupuntahin mo? Nakikinabang ka. Matututo ka at mas may papamukha mo kung gaano kabaho ang pamamahala nila rito. Kuya, di pa ako handa. Hindi lamang ako ang may desisyon nito. Napag-usapan na rin namin ito ng mga kaanib. Padadalhan ka namin ng mga kakailanganin mo. Pero kuya, paano sila nanang hindi papayag dito? Malalaman na lamang nila kapag naroroon ka na. Paano si Leonor? Pepe, bakit bang rami mong tanong? Not even close. Doctor? Yes? They are seven. Very good. Now tell me, which of these muscles can move the eyeball? The levator palpebris superiosis inserted to the skin of the eyelids, not the eyeball. Therefore, it only elevates the eyelids. And the other six muscles? Medial rectus, lateral rectus, superior rectus, inferior rectus, superior oblique, inferior oblique. They are all capable of rotating the eyeball. Suppose that the patient is sick, of the patient's eyeball is injured. What will happen to her? There will be paralysis into one or more ocular muscles, resulting in diplopia, which means a phenomenon consistent with global vision. Excellent. Well done. Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Kingdom come, your will be done, and pray for peace in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. We forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the dust, but deliver us from evil. Amen. Babalik ko pa lamang, ay agad na akong pinapasip at dinala sa malayong lugar. Sa pagitan ng mga bundok at ang tayong kausap at kapiling ko ay ang dagat. Animoy isang malawak na bansa na wala ng hanggan. Palibhasa, ang mga layunin ko ay layunin ng isang
tulad ng mga alon, lumalapit at lumalayo kailanman, ay hindi maaangkin. Ang kapitan ay naging maganda dahil kay Diyos. Buenas tardes, Rizal! Good day, Mr. Tapiel. Halika, mag-inom naman tayo. Nagdala ako ng alak. Ngunit hindi ako umiinom. Naghanap ako ng paborito kong lambanog, pero wala ito sa merkado. Feliz Navidad, Señor Rizal. Merry Christmas, Mr. Tapiel. Senyor Rizal! Senyor Rizal! Sandali lamang, Mr. Tapiel. Ah, sige. Maligayang Pasko po, Senyor Rizal. Maraming salamat. Uuwi ka ba ngayon sa pamilya mo? Wala po ang pamilya. Abay, kung ganun, samahan mo na kami rito. Hindi na po. Marami pa po akong gagawin sa labas. Maligayang Pasko na lang po. Sige po, alis na po ko. Paalam po. Salamat. Ikaw, Mr. Tapiel, nasaan ang pamilya? Nasa Espanya sila, Senyor Rizal. Kapag ganitong Pasko, sa amin, kami nagsasalo at nagkakantahan sa mga bahay-bahay. Come on, let's sing! No, I don't sing. Huwag kang magdala. Tayong dalawa lang ang nandito. Wala nang ipang makakarinig. Pagbabayaan ang iyong katawan sapagkat bukod sa pluma, ang iyong katawan ang tangi mong karampi laban sa mga kaaway. Pasensya ka na kung ngayon lamang ako sumulat. Pepe, isang malaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Noong ika-6 ng Setyembre ay nagtungo rito ang isang ulupong ng mga gwardiya sibil dahil sa paglaban ng mga Pilipino. Sa mga sakim na pariling inaangkin ang kanilang lupang sinasaka. Bawat pamilya ay binigyan lamang ng 24 na oras para mag-impake at lumisan sa kanilang mga tahanan at kanilang lupang sinasaka. Pati ang nanang ay peresahang pinaboy. Muntik nang sumubsog si nanang sa lupa. Noong araw na iyon, kahit saan ka magpunta ay maririnig mo ang daghoy ng mga Pilipino. For many years now, Rizal has had overtones of rebel cries. He is regarded as the symbol of revolutionary sentiment. On what grounds? Has Rizal made any public act or statement of separatism? Has he ever proclaimed before Spain, our motherland, that he abhors her domination over her territories and that he intends to wage war and destroy her? No. Although Rizal has written 2 novels,
No limit ang here y el filibusterismo, where no respect is given to Spain, nor to the religious orders, which are considered to be the indestructible bond of union between Mother Spain and the Philippine archipelago. And these books, along with other writings which criticize the colonial regime and with his campaign to secure for his country certain rights which serve as stepping stones to autonomy and eventually to independence, and with his ascendancy over his countrymen, as ascendancy due to his bold and daring ideas, and also to his exceptional superiority of intellect, all these have imbued all good Spaniards, those who are personally familiar with his works, and those who only know them only through hearsay, with a feeling of resentment over Rizal and apprehension of about conspiracy about Mother Spain. These are prejudices which make impossible any fair or objective judgment of Rizal. Now then, has guilt been established by the prosecution? Rizal's idea and theories about this regime as to how the Philippines should be governed and the rights and liberties, which in his judgment ought to be granted to them, may possibly be inopportune, and it is sound policy to suppress them. But it doesn't follow that these theories are the determining cause of the uprising. This is for many reasons. Rizal affirms, and there is no evidence to that contrary, that since 1892, while he was in exile in the Pitan for 4 years, he has refrained from writing and discussing any subject remotely connected with politics. During his encounter with Don Pio Valenzuela in June this year, while he was in exile, no charge can be made against him. Rather, this incident is altogether in Rizal's favor. Strictly speaking, Rizal is not guilty because he never gave his consent and the rebels did not need it. Thus, the sentence and penalties demanded by the prosecution cannot be imposed. The only possible verdict which we plead is strict pursuit of justice, not guilty. Banish from your minds images of beloved companions slain or maimed by wretched traitors, of noble matrons and innocent maidens brutally violated, of mothers, wives, daughters, and sisters who worship the memory of their brave men, men who fight with courage, men who valiantly die in order to keep immaculate the glory and honor of Spain. They pray to the God of mercy that they be spared from war and restored to the safety of his embrace. These images, in the heat of the moment, would only arouse sentiments of revenge. Leave that to those who march on battle. I therefore pray, gentlemen of this court, let us judge Dr. Jose Rizal Mercado y Alonso, not for the sake of vengeance, but solely for the sake of justice. The defense rests. Concerning the rebellion, since July 6, 1892, I have not engaged with politics until June 1 of this year, when Dr. Valenzuela came to notify me about an uprising, thus proving that I have no prior contact with them. For if I were in touch, I would have already known about such a grave matter as an uprising. This court case is in supreme importance. It will show the origin of the rebellion that drenches the blood and the soul of the Philippines. To the natives of the Philippines, true Spanish has given her culture and civilization, transforming them into a prosperous nation of the Orient, have forgotten their obligations as a Spanish subject by instigating a rebellion against the mother country, exploiting the moment when their brothers are engaged in another war in a far-off land. They fail to see that Spain has energy to spare, to ensure a standard will continue to fly over regions conquered by gallant forebears. Toro de Rizal Mercado, who owes all that he is to Spain, since it was in her universities that he studied medicine,
is one of the principal, if not the principal figure in the crime. The accused wished to add anything in his defense. Another negative proof. This tribunal condemned Donas Erizal Mercado y Alonso with a penalty. Lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay na ganda't dila, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko biniyag ka na sadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at iiyak, bayan pa kayang sadal sila ang di magnasang makaalpa. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at balita, aking aglika. Kailangan natin kumilos sa layo matalikunod. Susukot tayo para sa kalutan sa ilapatan yung mga teto lang. Sabay-sabay natin kulitin para sa kapatiran. Go where no slaves are nor butchers, nor oppressors, where faith does not slave, where God is sovereign. Kulungin mo at kumiiyak, bayan pa kayang sakdal sila, ang di magnasang makaalpa. Pugad ng luha at dalita, aking adlika, makita kang sakdal.